Sa inilabas na Memorandum Circular Number 2021-007 ng Department of the Interior and Local Government ay naglaan ng extension ang DILG sa mga local government unit kaugnay ng pagpapatupad ng kanilang ginagawang road clearing operation. Imbes kasi na sa Enero 5 na ang deadline ng assessment, ay inextend ito ng Pebrero 16 hanggang Marso 2. Ito rin umano ang susunding deadline ng local DILG. Ako, meron pong binabaang na memorandum ang ating DILG na mamumove yung assessment date that will be on February 16 to March 2. So, because na-move yung ating pag-assess sa mga road clearing implementation ng mga local government units, eventually may time pa para makagawa ng mga, halimbawa may mga pahabol pa sila na hindi nagagawa. Magandang pagkakataon din umano ito sa mga LGU para magawa pa nila ang mga dapat gawin sa assessment. Kasama na rito ang inventory kung nababawasan o hindi ang mga road obstruction areas. Displacement mechanism o ang plano ng LGU sa mga gagawin sa mga naapektuhan ng memorandum. Sustainability and Rehabilitation Plan at Grievance Mechanism o ang mga reklamo na inihain ng mga naapektuhan nito. So, di ba binigyan ng 60 days yung mga local government units initially para doon sa continuation ng operation ng road clearing implementation na nagtapos supposedly noong January 15 at noong January 18 dapat ay mayroong assessment, and then na-move siya ng another na week, and then ngayon because of the considerations ng DILG na sa panahon ngayon ay ang mga local government units ay naghahanda para sa pag-avail ng ating mga COVID vaccines, ay na-move siya into another date, which is the February 16 to March 2 na 2020. So eventually, ang mga local government units natin ay meron pang sufficient time para maka-comply further doon sa hiningi ng gobyerno. Kung para sa akin, pamura ko doon sa extension ng road clearing. Lahat talaga may advice, may ano na talagang totally cleared ng area. Paghahanda naman ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa pagdating ng bakuna ang isa sa dahilan kung bakit naglabas ng bagong memorandum. Layunin nito na mabigyan rin ng oras ang mga LGU na maiplano ng maayos ang kanilang local vaccination program. Sitwasyon natin ngayon ay alam naman natin na maraming mga LGU ang naghahanda para sa preparation ng vaccine natin, di ba? So, siguro that because of that ay magkakaroon pa ng sufficient time para mabalanse ng mga local government units yung priority sa COVID at saka at the same time road clearing implementation na may minandato sa atin. Sa ngayon ay bumubuo pa lang din ang validation at assessment team ng DILG kasama ang PNP, BFP, Civil Association Representatives para sa pag-a-assess sa isinasagawang road clearing operation sa lungsod ng Puerto Princesa. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.